Hello, mic check. 1, 2, 3. So, ayun, kakaligo ko lang, obviously, dahil wala pa akong suklay. Ngayon, gagawin ko yung fresh makeup look ko featuring some products I saw on TikTok. Okay, my primer slash moisturizer, aka sunscreen. I will be using Fairy Skin Premium Brightening Sunscreen SPF 50 PA++++. So, eto siya. Nabili ko lang to actually sa TikTok shop for only 115 pesos kasi yun first time ko gumamit ng TikTok shop and also free shipping. So, original price nito is actually 190 pesos but you can avail cheaper prices sa TikTok shop like using vouchers and such. Magtaka kayo pag mahado naman ng mura, baka naman peke. So, ayun, susundan lang natin yung tinuro nila two-finger method, two-finger line method. Basta, yan. Okay, ayan siya. Chinin. Tapos ko lang maligo. Literal nakakatawa sa maligo kasi wala pa talaga suklay. And I'll be filming like 2 videos pa after this. Maganda dito, wala tong white cast. Hindi sobrang ano. And nag-brighten yung skin ko kapag ginagamit ko to. Before, kapag nag-makeup ako, mukha lang talaga inilalagyan ko. Tapos, nare-realize ko, oh shucks, minsan sobrang puti. Hindi na nagtutuma sa aking leeg. So, kahit sa skincare, huwag nyo rin kakalimutan yung leeg. Akala nyo, okay na tayo dyan? Well, hindi pa. This product was sent to me by Maybelline and try and review to, you know, for me to try and give my review. I already gave my review about this product. So, this is Maybelline Fit Me Fresh Tint with Vitamin C and SPF 50++++. Pwede, eto na lang din mismo yung gamitin nyo. However, ako, gusto ko matry yung sunscreen under my makeup. So, eto, gagamitin natin to. I'm in the shade 5. So, ito ah, hindi to affordable actually. But, for me, worth a try tong fresh tint nila. So, lagay lang tayo dito, the back of my hand. Siguro damihan na natin. Kasi nung nakaraan, dinamihan ko yung application. So, if you want to watch the video, it is available on my TikTok and dito sa YouTube, of course. So, ayan, lagay natin yan dito. And don't forget din yung leeg. Ako sanay dumaldal actually ng ganito habang nag-makeup. At ito na naman po sa another episode na nakalimutan ko ang salamin ko kaya ang gamit kong salamin ngayon ay ang cellphone ko. Oh, ayan. Ganun lang natin dyan. Mamaya pa ako magsusukoy guys kasi kailangan ko tuyo muna yung buhok bago ako magsuklay. To blend it more, I'm going to use a damp sponge. Ang coverage ito ay slight lang. Wala naman ako halos ngayon blemishes. So, okay lang yung gantong coverage. If you want to achieve a natural, no makeup look, maganda tong base na to for that. Maganda rin to actually siguro pag lumabas. Hindi pa ako nababiyahe kasi ng malayo na naka-makeup. So, try natin sa first day of class. Actually, first day as, you know, sophomore. So, yeah, blend lang natin. Yan. So, I think we're okay with my base. So, nakalimutan ko maglagay ng lip balm. Pinaka-important to sa akin. Okay, after the lip balm, I'm going to use my blush, my all-time blush na to. This is Colourette Colorsnap in the shade Cozy. Okay na tayo dito. Chinin. Huwag kayong maabahala doon sa color red, okay? Mas maganda pag over yung blush kasi kulang. So, ganda natin yan dito. Paakyat. Just like I always do, paakyat. Always push your hair behind para hindi siya sagabal habang nagme-makeup ka. Actually, kaya gusto ko yung gantong ano lang, simple na base lang kasi ito rin yung makeup look na gagawin ko sa ID picture namin. Ayoko ng pabonggacious kasi, syempre, you know, iba, may nilulugaran yung sobrang makeup at yung cute lang na makeup. Like, fresh lang. Parang pulbot lip tint na makeup.
dapat recognizable pa rin yung itsura mo, di ba? So, sobrang kong kabila. Dagdagan natin ng onte dito sa side. After that, nagkaroon na ng hugis yung ating face sa mukhang siopaw kanina. I'm going to put all the cream products pa. So, I'm going to include here yung sa aking makeup, yung highlighter. Kasi I'm using liquid highlighter na. This is from Dreamface, glowtint in the shade Angel. Tama, Angel. So, eto, nakita ko lang ito sa TikTok. And at the same time, affordable siya. Kaya, kinuha ko na. So, lagay lang tayo dito sa ibabaw ng ating blush. Then, blend. Ang nakakatawa pa dito, ang bango-bango niya, be. So, diba, pak? Glowy na nga yung mukha mo dahil sa skin tint. Dagdaga pa natin ng glow from the highlighter. Actually, maganda rin tong product na to kahit na naka-powder na. Na be-blend pa rin siya ng maayos. O dito lang sa high points ng ating face ako maglalagay muna. Sa cheekbones and sa ilong. After the highlight, I'm going to use my all-time favorite powder na rin and I'm going to repurchase pag naubos na to. This is dr.sensitive All Day No Sebum Blur Powder to set everything in place. And also, parang di rin ako masyadong magmantika. Sa akin talaga, hindi pwedeng walang set-set ng powder yung makeup ko. Alam ko rin yan sa school kasi, you know, baka cool din tayo sa school and ayaw mo naman magmukhang mantika, di ba? Nagmamantika yung mukha. Okay lang tayo dyan sa under eyes. Sa chin. Ayaw mo doon sa mamantika. Dito sa may side ng so, after ng powder, let's proceed naman sa ating kilay. Any brown powder will do. Pero ako kasi ginagamit ko pa rin yung BYS ko na... Oh my gosh! Muntik na! Still using this BYS palette kasi wala pa naman siyang amag. Yan ang ating gagamitin sa aking eyebrows. Ay, dito. Then, unahin mo muna yung dito sa may dulo. Bago yung harap. Kaya mag-alala, i-blend pa natin yan. Kaya mag-panic. After dun sa kilay na never talaga nagpantay, let's proceed naman sa ating eyeshadow. Light lang. Light lang ang ating eyeshadow. Parang natural looking lang. Yung eyeshadow routine ko, ganun pa rin naman. Isang kulay lang. Cause you know, gusto lang naman natin maging glowy-glowy. Hindi naman natin kailangan magpahak. Ganun. So, ayan. Blend ko lang yung pataas. Yung pataas. Then, paloob dito sa buong eyelids. Contour naman natin yung nose habang may puting powder pa para if ever OA yung pagkakakontour mo, pwede mo pang i-correct ng powder. So, yan. Sa side dito, magsa-start, pababa. I-dust off na natin ang ating powder. Then, let's proceed na sa ating eyelash and other part ng makeup na ito. You know what I like about my base? It's about pag pinatuwa mo siya ng powder, hindi siya nagiging cakey. Compared dun sa isang foundation na ginagamit ko. Pag pinatuwa ko ng powder, oh my goodness. Kaya kailangan mo siya i-blend ng maigi para walang polboron sa mukha mo. Konti dito. Konti lang. At ata ng beginner sa makeup, nagkaroon na nitong product na to. So, this is Maybelline Hypercurl Waterproof 36 Hours Ultra Curl Power. So, ang ganda talaga nitong product na to. Plus, affordable lang siya. And matagal na gamitan naman. So, yan ang ating gagamitin sa ating eyelash. Like, actually, since bago pa ako mag-birthday, ito na yung ginagamit ko. Kasi, ang ganda niya, hindi siya nagsusmudge. At hindi siya bumababa sa makeup ko. Hindi ako nagbumukhang puyat, ganun. Curl lang natin ang ating lashes. After curling, tsaka tayo maglagay. Ang hirap mag-mascara nang walang salamin. So, natagalan ako dyan. Okay na?
Okay na yan. Basta, ano, pag nag-feature naman, di ba? Ang importante, maganda tayo. For the lips, I'm going to mix the Pink Flash Matte Lipstick and the Cozy Color Snap. So, yun. Mimix lang natin siya sa lips and... Magsusuklay lang ako for the final look and I'll be back. Already 10 p.m. I did my makeup at 3 p.m. and look at that glow. Pak, ang ganda. Hindi pa ako nagre-retouch yan, ha? Hindi pa ako nagre-retouch yan. At the same time, wala lang. Ang ganda-ganda lang talaga ng skin ko. Thanks to Fairy Skin Sunscreen and also the Maybelline Fresh Tint with Vitamin C and SPF 50++++. O, diba? May protection ka na ng sunscreen na may SPF 50++++. Meron ka pang another SPF. So, SPF 100. Final thoughts about these two products. Ito, promise, worth a try siya if not fan ka ng mga makeup. You can use this every day and ang ganda talaga ng finish of face. Although, may iba daw na nagbe-breakout dito pero sa akin, it works just fine. I'm using this pala as part of my morning skincare routine. I wash my face and I apply this. Like, the two-finger method. Tama, two-finger method yung tawag doon. But ito naman, thoughts ko naman dito. Like, ang ganda ng review ko dito, diba, sa previous video ko. Pag in-apply mo siya, medyo parang, ang grayish niyang tignan sa face. Although, yung skin, yung shade niya, eh, kala ko hindi tugma sa akin, but throughout the time and throughout the day, oh, diba? Pak, mukha lang siyang balat. Ang ganda ng finish niya sa face. Although it's thick, pero kapag nasa mukha mo siya, ang gaan ng feeling. Parang wala kang makeup. Oily skin ako actually. And I don't want that cakey feeling kapag nagpapatong ako ng powder sa aking face. And look at that. Look at that glow. Diba? Ang ganda nitong product na to. Although it's not that affordable, pero lagi naman naka-sale si Maybelline, so malay nyo, masama na rito sa mga naka-sale na products. And also, sulit naman yung mabibili nyo dito. Ano katulad ko kayo na hindi araw-araw nagbe-makeup? Well, okay to. Sobrang ganda ng ano, pak. Nako-fan ngayon ng foundation and concealers. Although may foundation ako from Pink Flash, but I use that as concealer just to brighten my under eye. But ito, this one, can highlight the entire face. Ang ganda. Ang fresh kong tignan. I was like, parang in love, ganun. Ayun lang, final thoughts about the products. Worth the hype, ang Fairy Skin. And this one, promise, ang ganda talaga. Ang ganda-ganda ng finish. Like, look at that. Ilang hours na yung nakalipas. Diba, ang fresh lang. Thank you for watching this video. I hope you guys enjoyed and kinda learned something from me. Don't forget to follow me on my other social media accounts and like and subscribe to my channel to be more updated on my upcoming videos. Once again, thank you for watching and see you in the next episode of Cardo Colegiala. Bye!